So positive day livers, this is Dr. Gigi D. Sunga from my campaigns project. So medyo magaling na po tayo mga delivers. Thank you very much sa lahat na nag-pray, sa lahat ng mga dalamhati sa aking sakit. So thank you very much. We're okay now. Thank you sa mga doctors ko na tumingin. Marami sila nagsanib first to make sure I'll be okay. So thank you very much sa inyo lahat. Alright, so another tip for teachers. Isa lang po tonight. So nakaisa na po. Second tip na natin to is how to use the board, di ba? Yung whiteboard or kung blackboard man yung ginagamit mo. Kasi ganito, sa atin, kasi di ba yung mga students natin are copying what we are writing on the board. Di ba, misa kahit joke lang sinusulat nila eh. Diyan, ganun ka ba? Kung ano sinusulat ng teacher mo, example, mga kung ano. Lahat, di ba, kina-capture yung students natin yan eh. Kasi, yun ang kanilang basihan, what we are writing. Sometimes yung sinasabi mo, it doesn't matter to them eh. Kung ano sinulat mo, kasi tingin nila, what you have written, that's the most important thing. At yun yung kaya nilang i-absorb. Misa kasi pag sinasabi natin, hindi naman nila alam, you know, hindi nila alam masyadong, hindi nila mag-get. So, nagdi-depend sila doon sa ginagamit natin board. So, this is my tip, okay? So, in using the whiteboard or the blackboard sa ating mga teachers, make sure lalagyan mo po siya ng outline or topic or subtopic, okay? And, kung halimbawa naman po ay tingin mo, gagamitin mo yung board. Di ba kasi may mga lesson tayo na kailangan yung buong board, nakikita ng estudyante yung mga sinulat mo. So bago ka mag-start, i-divide mo na yung whiteboard into four. So nakasulat na, for example, types of bacteria, so nakalagay na. So A, B, tapos may some topic pa yon. So what I'm trying to say here is, pag nagsulat tayo sa board as teacher, may title. Para sa student, pag sinulat niya po yan, may title din siya. So that pag nag-review siya, wow, ito, types of ano pala yan? Types of bacteria pala yan. Kasi sometimes we forget the most important thing. So, hindi na tinalagyan ng subtitle. Minsan ba na-experience mo yun ay dyan? Mga subtitle, mga ganon. So, ang dami yung lecture na estudyante. So, pag nag-exam, ano ba to? Ano ba yung mga 1 to 3 na to? Ano ba yung 1 to 10 na to? So, walang title. So, to help our students to recall, to understand our lecture, use the board properly. Alright? So, isa sa mga tips ay lagyan ng subtitle. And second, na tip doon to do it, sundin natin yung sinabi ni Covey, di ba? The 7 habits of highly effective people. So, one of that habits is begin with the end in mind. Alright? So, bago ka magturo, naisip mo na, na-picture mo na, na-figure out mo na, so, ito yung magiging itsura ng board. So, ito yung susulat ko. So, lahat, di ba tayo mga teachers, bago pang mangyari, sabi nga, di ba, all things are created twice, di ba? So, meron na tayong mental creation sa gabi. Then, yung pagpasok natin, that's the second creation. So, bago tayo magklase, napipicture mo na sa isip mo, ito yung mangyayari sa klase ko. Pagpasok ko, ito yung mangyayari. Ito yung sasagot ng estudyante ko. Ito yung susulat ko sa board. Di ba ganon? So, begin with the end in mind, tingnan mo na, ito yung magiging itsura, ito yung magiging example ko. So that pag nag-actual ka na, ito, ganito. Alam mo na, may pattern ka na, di ba? That's the second creation. And that can help your students. Okay, so simple tip, but I know it can help a lot sa atin din and of course to our students. Okay, so thank you very much. If you have a suggestion or comments, mag-type ka lang sa baba. And please don't forget to buy my book, How to Embrace Transformation. So you can message me. We can send it sa inyo po. So, padadala natin to. Kontakin nyo lang ako. And if you want the e-copy of the book, available yan sa Amazon, sa Kindle, and to my website, changeforlifesuccess.com. I think it's only $3.50. So, or you can click the link below. Yan, yung aking, sa aking website. Okay? So, thank you very much, Gilibers, sa lahat ng mga teachers. So, tandaan natin, use the word properly so that you can, your students can get not only the idea, but the complete idea. Alright, so enjoy the rest of the day and let's go!